Gusto nyo bang malaman yung simple simple formula? Stress-free and worry-free. Siyempre, kung may iba ka pang trabaho, ayaw nyo na pong sumakit yung ulo nyo sa mga strategy, di ba? Simple na lang. Gusto nyo pong malaman. Cheerful way of life. Ito na po, simplest framework for non-techie beginners. Bakit simplest framework? Ayokong pahirapan yung stock market. Gaya ng sabi ko, I want to focus on parents. Parent ka kahit lolo't lola ka kasi parent ka naman. Ikaw consider kitang parent kung breadwinner ka kasi para ka na ding parent kasi ikaw yung breadwinner na nagsusustento sa family mo. So, parent, sila yung mga parent na gusto kong turuan kasi sila yung mga busy na kahit busy pwede pang mag-invest. Ito yung mga strategy na gagawin nyo. Gusto kong maging simple lang yung tactics natin. Huwag natin pahirapan. Ayoko talagang maging mahirap siya. So, kayo ba ay low risk taker or high risk taker? Type yung sagot sa chat. Low or high. So, whatever yung risk tolerance nyo or risk appetite, pwede kayo mag-invest sa stock market. Okay lang yan. Aralin nyo lang muna. Okay? So, ang gusto natin is kumita sa long term through the Fuller method. So, ano ba yung i-share ko? Gusto niyo bang kumita sa long term? Long term with technical analysis? Long term without technical analysis? Yun yung mga ituturo natin with and without technical analysis. Type 9 in the chat kung gusto niyo matutunan with and without technical analysis. Ano yung sagot niyo dito? Saan kayo dyan? Saan kayo dito? Ano po kayo? Ano pong sagot niyo dyan? 1, 2, 3. Parent kayo kung lolo't lola ha, parent po. And then single, kung single, pero breadwinner. Tapos, ito, single. So saan po kayo? Don't worry, whatever yung edad nyo ay kayo ay dapat matuto sa stock market for as long as willing to learn. Anong kulay kayo? Or type nyo yung age nyo. How many of you here ay ito yung goal? Can you type the number? Bakit nyo gusto mag-invest sa stock market? So, ayan po, nakalagay. Kikita kayo na mas malaki sa bank. Ituro sa mga anak. Mag-retire, pension, travel, buy house and lot. Tulungan yung mga kapatid. Mapag-aral yung mga anak. So, ano pong sagot nyo dyan? Number na lang po. 3. So, ngayon, ang tuturo ko sa inyo is best stock. Anong best stock bibili nyo? That's fundamental analysis. And best time to buy and sell stocks. Okay? Ready na ba kayo to listen for the 3 frameworks? Type yes in the chat. So, gusto nyo bang malaman yung simple formula? Stress-free and worry-free. Siyempre, kung may iba ka pang trabaho, ayaw nyo na pong sumakit yung ulo nyo sa mga strategy, di ba? Simple na lang. Gusto nyo pong malaman? Ito na po ang ating simpleng formula. Ang tawag po dito, lagi, try nyo i-research. It's the peso cost averaging method. Anong ibig sabihin nito? Simple lang. Kailangan mo ng regular amount of money. Fixed amount of money. For example, halimbawa lang po 8,000. Regular interval. Halimbawa, every 6 months. Accumulating number of shares. Ibig sabihin, gagawin mo siya for 5 years or more. Halimbawa lang yon. So, ayan. Halimbawa, may 8,000 ka every quarter for 5 years. Capable. So, capability to invest. So, dapat capability. Okay, capability to invest. E, paano kung wala kang 8,000? O, di mag-ipon ka na lang muna. 5,000, ipunin mo. Paano kung pwede din kada bonus lang? Okay lang naman yon. Kaya lang, kung peso cost averaging method, yung gusto nyo, dapat itong mga tanong na to, sagutan nyo. Dapat ito yung sagot. Ito yung mga tanong na dapat yung sagutan. Kung gusto nyo ng peso cost averaging method, capable ka bang mag-invest on a regular basis? By the way, how many of you here have regular income? Regular income type 2. Kapag 0, pag walang regular income, 0. Para sa mga may regular income, tingnan nyo, this is for those who have regular income. Tingnan nyo kung gusto nyo to. Okay? Paano kung wala kayong regular income? Mag-share ako ng mga strategy for those who have no regular income. Okay? Kaya makinig lang. Ito ay para sa may regular income. Capable ka bang mag-invest? Number 1. Kung capable ka,
gaano mo kadalas gagawin? Question 2 yun. Question 3, hanggang kailan ka mag-invest? So ito yung magkano, ito yung frequency, ito yung hanggang kailan. Bakit kailangan na per stock magkano? Kasi magda-diversify ka. Parang ganito, nagka-COVID, bumili ka isang stock. Halimbawa, meron kang 500,000 or 100,000, 50,000. Isang stock lang pinaglaanan mo, tapos nagka-COVID, bumagsak yung stock na yun. Wala ka ng pera, gusto mo i-withdraw. Winidraw mo, lugi ka. So kailangan, pag nag-invest ka, diversify. Huwag naman bibili ka ng 20 stocks, ha? Huwag pong gano'n. Hindi naman gano'n yung ibig kong sabihin. Siguro, for a beginner, simula ka talaga sa isa. Gano'n naman talaga eh. Kahit ako, sa isa lang. Dagdagan mo siya hanggang maging 3, 5. Kung hindi mo kayang i-monitor, huwag mo siyang dagdagan ng marami. Okay na yun, pili ka na lang nung the best na. Kaya ka nga magpo-fundamental analysis. And this peso cost averaging is for patient investor. So, patient ka ba? Type P or I? Patient, impatient. This is for patient investor. Ito ay for regular, for those people na may regular income at the same time, patient. Okay, so dapat dalawa yung sagot nyo dun. Okay, so example, may 10 years ka, ay may 10 years, may 10,000 ka every 3 months, gagawin mo yan for 3 years. So halimbawa lang naman po just to explain the concept. Bumili ka ng Jollibee Foods Corporation, ito yung mga date. Ito yung mga presyo sa date na yan. May 10,000 ka. Bawat 10,000 mo, per quarter, makakabili ng number of shares na nakalagay dyan. Bakit? May iba yung market price eh. Pag dinivide mo kasi yan, yung 10,000 divide mo dito, lalabas 60 plus. Pero may tinatawag na board lot. Ano yung board lot? Ang board lot ng Jollibee right now is 10. Ibig sabihin, pag bibili ka 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, ganon. Kaya, tingnan nyo po, 60, 50. So, ano mangyayari doon sa butal? Kasi, di ba, pag minultiply mo 160.55 times 60, hindi yan 10,000, may sukli pa yan. Ano mangyayari sa sukli? Malalagay lang doon sa balance nyo, sa account nyo. So, ibig sabihin, pwede nyo pa siyang ipambili or pwede nyo i-withdraw. Nasa sa inyo yon. Pero, kaya lang, dahil may charges sa stock, may commission yung broker at may mga iba pang charges na hindi na natin i-explain. Nakalagay naman sa broker yan yung breakdown ng charges. Ito na yung makita mo sa portfolio mo. Instead na ito, ito. So, ibig sabihin, kakabili mo lang, lugi ka na. Kasi nga, may charges eh. Anong ibig sabihin? Bawat share ng stock na nabili mo ng Jollibee, ito yung presyo. Hindi ito. So, ganun lang yung concept niyan hanggang dumating sa date na to. So, anong ibig sabihin? For 3 years, nakabili ka ng 540 shares. Ito yung naging presyo mo. Ito yung price during this period. Pero yung portfolio mo, ito yung laman. Ito yung naging investment mo per share. Hindi ba mas malaki to kaysa dito? I mean, mas malaki to kaysa dito. So, ibig sabihin, nag-gain ka. For 3 years, may 21,951 ka. So, sasabihin mo, ang liit naman. Depende po kasi yan kung kailan mo siya nabili at kung gaano mo katagal gagawin. Kaya nga sinasabi ko, wala siyang guarantee kung kailan at magkano ang kikitain nyo. Yan nga, hindi natin alam kung tataas ba talaga yan, magkano, kailan. Pero ang goal natin is overall kumita. Pero pag tinignan mo kasi yung trend, it happens talaga na, well, buy yung stock, tumataas. As in extreme na pagbaba, like the COVID, like nung financial crisis 2008, nangyayari talaga. Ano yung stock na bibili nyo para sa peso cost averaging? Gusto nyo malaman? Huwag mo nga palang kalimutan ha na i-like, share, and subscribe ang video na to kung nagustuhan mo. Also, I'll take this opportunity na invite na din kita to attend the free webinar on how to start investing in the Philippine stock market. At bibigay ko din sa'yo yung free ebook on how to start investing again in the Philippine stock market. So, sana ma-download mo yung ating free ebook bago tayo magsimula sa free webinar para mas madami kang matutunan sa mismong live webinar natin. Also, bakit ko ito ginagawa is because I know that investing in the stock market is good, lalo na kung ilo-long term siya. Lalo na for parents na talagang walang masyadong time to focus on stock market pero gustong magkaroon ng extra income para sa education ng mga anak nila when pag nag-college na or for the retirement fund or kung ano man yung goals nyo.
So, yun yung reason ko ba't ko gustong ituro, because my mission, or the Fuller Minds mission, is to give inspiration and motivation to every Filipino to achieve one's financial goal through stock investing using the Fuller Method's simplest and most practical approach. Pero, meron akong palaging pinapaalala na learning is a continuous process, but learning without implementing or applying is like holding grains of sand because it will just slip away from your hands. So, sana may naitulong ako sa pag-share ko sa video na ito. Don't forget to like, share, and subscribe, and attend the free webinar, and get the copy of the free ebook. Lahat ng links ng free webinar and free ebook isi-share ko sa description ng video na ito para mas madali mong makuha ang free ebook at makapag-subscribe, makapag-register sa ating free webinar. Again, this is Cynthia Fuller. I'm the founder of the Fuller Mind. Salamat, and I'll see you in my next video. Ikaw ba isang empleyado, OFW or seafarer, busy professional, retirees, self-employed or entrepreneur, housewife, mom or dad na gustong magsimula mag-invest sa Philippine stock market pero hindi mo alam kung paano? Good news! I'm inviting you to attend to my free online webinar training para matuto kang makapagsimulang mag-invest sa Philippine stock market. This webinar is absolutely free for you. Let me guide you first before you begin to invest in the Philippine stock market so that you can minimize the risk of investing. Ilalagay ko ang free registration link sa description ng video na ito. May isa pa akong bonus para sa'yo. Ibibigay ko din sa iyo ang aking free ebook copy na The Fuller Method, Learn to Grow Your Money Exponentially, para mas matuto kang magsimula mag-invest sa Philippine stock market. I-download mo na ang ebook na ito. Ilalagay ko ang link sa description ng video na ito. At basahin mo na yan bago tayo magsimula sa ating free online webinar training para mas handang-handa ka na para makapagsimulang mag-invest sa Philippine stock market. Gusto niyong malaman yung best time to buy and sell stocks. So, magpapakita ako ng technical analysis. To your fuller way of life. So, ano yung makakatulong para sa fundamental analysis natin? Dapat may worksheet kayo. So, i-gather niyo yung data. I have my stock comparability. I have my stock comparability worksheet and stock market fundamentals. And may isa pa akong worksheet para sa mga blue chips. Kasi ito, parang ginather ko yung data ng mga stocks, halo-halo. So, ang ginawa ko, dahil nga gusto ko worry-free and stress-free, ayoko nang mahirapan, ginather ko na lang siya minsanan yung mga blue chips na. So, time is the most valuable opportunity. Naniniwala ba kayo? Type yes in the chat kung naniniwala kayo. Ano ba? Isimulan nyo today, after this? Yes or no? Kailan nyo ba plano? Huwag nyo nang patagalin kasi yung iba talaga nag-i-email sa akin, ba't ngayon lang kita nakilala, sana noon pa, matagal na ako nag-subscribe sa'yo, nag-unsubscribe ako, gusto kong bumalik, may mga nagme-message sa akin, o kaya naman hindi ko pinapansin yung email mo, maganda pala to, may mga ganun. So, ayan, huwag nyo lang sayangin habang alam nyo. Kasi, tsaka ano din, yung momentum, halimbawa yung eagerness nyo to learn, yun po, baka mawala. Yung best time to buy and sell stocks. So, magpapakita ako ng technical analysis. Gusto nyo, type 2? Madaming pwedeng aralin sa technical analysis. Pero huwag nating pahirapan. Simple lang. Kasi ako din, simple lang. Hindi ko naman. Madami pong indicators. Hindi ko lahat ginagamit. Basic lang sa akin. Magpapakita ako ng candlestick. Para malaman nyo, potentially going up or down by yung stock. So, pinula ko yan kasi hindi natin alam kung tataas talaga. Laging potentially. Kasi hindi natin napipredict perfectly. So, tandaan nyo, nakapagkulay green yung candle or black, white, bullish. Ibig sabihin, tumaas si market price. Ganun lang, tumaas lang yung market price. Anong ibig sabihin? Halimbawa, ang isang, ito, isang candlestick, isang araw, isang trading day. Limbawa, isang trading day to. Kaninang umaga, nung nag-open yung market, 25 pesos. E nung hapon, nag-close, 27. Increasing. So, naging green or white, bullish. Gets po? Type yes in the chat kung gets. Type yes and then doon naman tayo sa opposite niya. Kung gets, okay. Yes, sabi ni Sir Ramon. Next. Opposite.
Halimbawa, Tuesday ngayon ulit. E kaso, nung nag-open yung market kaninang umaga, 227 yung presyo at 233 yung presyo. E nung naghapon, biglang 227 o di bumaba. So, naging kulay red or black. Gets? Type 3 in the chat kung na-gets. Type 3? 3, sabi ni Sir Perpetuo. So, anong gamit ng candlestick? Ang candlestick, naiiba yung pattern. Pwedeng mas maliit yan, pwedeng may buntot, pwedeng wala. Depende kasi sa presyo. Depende sa presyo ng open and close, yung high and low. Kaya na po form yung candle. Depende sa mga presyo ng open, close, low, and high. Lagi kong tinatanong sa inyo, kaya lagi ko siyang pinapakita, bakit ba kayo mag-i-invest? Bakit ba kayo mag-stock market, investing or trading? Remember, lagi kong sinasabi, kung gusto mo ng worry-free and stress-free, alam mo yung fundamentals. So ako, may stock market comparability worksheet, may PSEI checklist ako, and then may simple trading plan ako. Again, para maging confident ka, kahit na busy-busy ka. Confident ka sa decision mo. Para mapili mo yung number one stock at siya yung ibabuy and sell mo. So hindi mo na kailangan talaga na maging major in math, economics, o kung gaano man kagaling, hindi mo po kailangan yan. So ano yung ibig sabihin ko? Diba sabi ko, kung hindi ako yung dapat na magturo sa inyo, kung gusto nyo everyday magbabuy and sell or every week, hindi ako yon. Kasi I'm only using D as in day. Ibig sabihin, ang time frame ko ay one day. Ibig sabihin, bawat isang candle, isang trading day. Ano? This book is a good book, so basahin niyo po yon kung ito, kung gusto niyo ma-achieve yung success niyo. Nakasulat po dyan yung mga procedure na pwede niyo gawin. May audiobook dyan. Yan, the audiobook is almost 11 hours. Hindi ko alam kung kaya niyo basahin yung libro kasi maliliit yung sulat. Ilan ba yun? Maliliit siya yung font. So, depende na lang sa inyo. Magsalamin na lang kayo. Pero may audiobook yan. So kung hindi kayo naka-unlimited internet, mahal yon. Pinakinggan ko siya 3 times. 3 times kasi nagsusulat ako. So sinusulat ko yung, may libro kami, pero gusto ko nagsusulat pa din. Alam niyo naman, makaluma tayo. Nakalagay dyan na kailangan talaga maging consistent ka, may burning desire ka, believe you can. So nakalagay po talaga yan. Kasi kung hindi mo paniniwalaan, siyempre, wala na. Tapos talagang burning yung desire mo. Kasi pag burning yung desire mo, ma-achieve mo siya. Parang nung nag-retire ako sa trabaho, burning yung desire ko mag-retire. As in, alam niyo po bang iniisip ko, binivisualize ko paano ako mag-retire, paano ko isasubmit yung resignation letter ko. As in, yung scenario ha, paano ko isasubmit. Tinitignan ko yung scenario, ano magiging reaction nila. Ganun ko siya binivisualize. Tapos, oh, ganun pala, totoo pala yun, na i-visualize mo daw yung scenario. Nakalagay dyan, kaya sabi ko, ah, magaling talaga tong libro na to. Sabi ko, hindi ko siya agad kasi nabasa. Napakinggan ko siya nung nakapag-retire na ako. And kailangan daw talaga continuous learning. Continuous. Gusto pa nga, mas maganda nga daw, may coach ka pa eh, na laging nagtuturo sa'yo. Okay? And sabi niya, kung gusto mo ma-achieve yung goal mo, dapat may fixed amount of money ka. Dapat sinusulat daw yan. And dapat, anong gagawin mo sa pera? Kailan mo siya itatarget? Siyempre, ano yung mga plans kapag na-achieve mo yung pera? Ibig sabihin, kailangan mong tumulong. Parang ganun yung intindi ko dyan. Itutulong mo. Na-achieve mo yung goal mo, dapat may kapalit. Parang tutulong ka. Parang ganun yung intindi ko. So, isusulat mo yung goal mo and then babasahin mo siya every morning and every night. Ikaw ba isang empleyado, OFW or seafarer, busy professional, retirees, self-employed or entrepreneur, housewife, ma'am or dad na gustong magsimulang mag-invest sa Philippine stock market pero hindi mo alam kung paano? Good news! I'm inviting you to attend to my free online webinar training para matuto kang makapagsimulang mag-invest sa Philippine stock market. This webinar is absolutely free for you. Let me guide you first before you begin to invest in the Philippine stock market so that you can minimize the risk of investing. Ilalagay ko ang free registration link sa description ng video na ito. May isa pa akong bonus para sa'yo.
Ibibigay ko din sa iyo ang aking free ebook copy na The Fuller Method, Learn to Grow Your Money Exponentially, para mas matuto kang magsimula mag-invest sa Philippine stock market. I-download mo na ang ebook na ito. Ilalagay ko ang link sa description ng video na ito. At basahin mo na yan bago tayo magsimula sa ating free online webinar training para mas handang-handa ka na para makapagsimula mag-invest sa Philippine stock market. Malaman yung best time to buy and sell stocks. To your fuller way of life. Gusto nyong malaman yung best time to buy and sell stocks. Papakita ko ng technical analysis. Gusto nyo, type 2. So, madaming pwedeng aralin sa technical analysis. Pero huwag nating pahirapan. Simple lang. Kasi ako din, simple lang. Hindi ko naman. Madami pong indicators. Hindi ko lahat ginagamit. Basic lang sa akin. Basic muna tayo ngayon. Overview na mga pwede niyong maunawaan. Diba sabi ko, kung hindi ako yung dapat na magturo sa inyo, kung gusto niyo buo everyday magbabuy and sell. O kung apalang kalimutan ha na i-like, share, and subscribe ang video na to kung nagustuhan mo. Day. Ibig sabihin, ang time frame ko ay one day. Ibig sabihin, bawat isang candle, isang trading day. Anong ibig sabihin? Sa pagtingin mo kasi sa chart, madami kang makikita na time frame. So, merong tinatawag na weekly chart. So, kung long-term investor ka, seaman ka, empleyado ka, ayaw mo lagi mag-check, o di mag-weekly chart ka. Anong ibig sabihin? Hanapin mo yung W dito. W siya. Kung gusto mo gaya ko, day, short-term and mid-term at long-term, pwede ka D. So, D or W ka. So, pwedeng D. Okay? For short-term and mid-term. Ibig sabihin, bawat isang candle, isang trading day. Ibig sabihin, kung W yung pipiliin mo, weekly, bawat isang candle na makikita mo sa chart ay isang linggo. Okay? Intraday. Kung beginner ka, huwag ka muna to. Kasi ang intraday, 1 hour, anything lower than 1 day. 30 minutes, 5 minutes, may 1 minute pa nga, kaya nyo ba yun? Parang ang dami yung candle na makikita. Halimbawa, every minute eh. So gusto mo every 5 minutes, may candle ka makikita, every 15 minutes, kaya mo ba yun? Yun yung tinatawag na emotions. Na the more candle makikita mo, the more ka may emotion. Ngayon, kung ayaw mo masyadong kabahan sa emosyon mo, bawasan mo yung candle mo na nakikita. So, pwedeng mag-weekly ka or day. Kaya ako, hindi ako nag-i-intraday. Kasi nga, hindi siya para sa akin. Trinay ko siya. Trinay ko. Sabi ko, ay, hindi muna ako para dito. Not for now. Not for now lang. Kasi malay nyo, pagdating ng panahon, gustuhin ko din. Pero for now, hindi muna. Kasi trinay ko siya. Sabi ko, kasi ang tawag dito, ang katwiran ko, pag hindi mo sinubukan, hindi mo malalaman. So sabi ko, masubukan nga. So nung sinubukan ko, ay hindi siya para sa akin for now. Siguro in time, pero for now, hindi. Okay? Kasi ang goal niyo is mag-practice. Kailangan niyo mag-practice sa technical analysis. Baka malugi kayo. So eto, lagi kong i-remind, be fearful when others are greedy and greedy when others are fearful. The stock market is a device for transferring money from the impatient to the patient. So sabi ni Warren Buffett yan. Tingnan nyo, nagkaroon ng COVID. March 19, 2020. After 1 year, eto siya. Obviously, uptrend. So anong ibig sabihin? Ang ibig sabihin ng be greedy when others are fearful and fearful when others are greedy, kaya bumababa yung stock, madami nagbebenta. Whenever, tandaan nyo po yun, stock knowledge yun. Whenever ang stock bumababa, ay mali. Whenever, tama, whenever bumababa ang stock, madami nagbebenta. Stock knowledge po yun. Whenever tumataas ang stock, madaming bumibili. So, madami nagbenta during the enhanced community quarantine. Kung may extra money ka, bumili ka nito, dito ka, tumaas na siya. So, after 2 years, mataas na siya. Matatakot pa ba kayo? Naiintindihan nyo na ba? Yung ano, ba't nga ba ako kakabahan? Basta extra money. Nagkaroon ng financial crisis noong 2008. Ito. Mayroong financial crisis. Kaya ko siya palaging pinapakita kasi nga, nagka-COVID eh, noong 2020, di ba? So, parang siya yung best way to ano din, para i-compare. Although hindi naman siya ganun ka-comparable kasi mas bumaba talaga ng COVID. Pero ang point ko lang, nangyayari po talaga yung extreme na good news and bad news.
sa stock market. So posibleng mangyari ulit yung another pagbaba. Hindi ko alam kung kailan, pero posibleng nangyari. Yung history, nangyayari talaga siya kahit balikan niyo yung chart. So huwag kayong kabahan kung mangyari ulit, at least alam niyo na kung gagawin niyo. Okay? So tumaas ulit siya after 10 years, 'di ba, ang taas. Kung halimbawa nag-ipon ka para sa pag-aral ng mga anak mo, laki ng kinita mo diyan, no? Yan. So huwag kang matakot. Ang gagawin mo, mag-gain ka ng knowledge kasi advantage mo 'yan. Tapos i-practice mo. You have to know what to do instead na matakot ka. Kasi you can actually make more money and take advantage when the market declines. Ang kailangan mo lang alamin anong dapat gagawin. So ibig sabihin, gawa ka ng action plan kapag mababa ang stock. Kalimutan ha na i-like, share, and subscribe ang video na to kung nagustuhan mo. Also, I'll take this opportunity na invite na din kita to attend the free webinar on how to start investing in the Philippine stock market. At bibigay ko din sa'yo yung free ebook on how to start investing again in the Philippine stock market. So, sana ma-download mo yung ating free ebook bago tayo magsimula sa free webinar para mas madami kang matutunan sa mismong live webinar natin. Also, bakit ko ito ginagawa is because I know that investing in the stock market is good, lalo na kung ilo-long term siya. Kung wala, lalo na for parents na talagang walang masyadong time to focus on stock market, pero gusto magkaroon ng extra income para sa education ng mga anak nila when pag nag-college na or for the retirement fund. Or kung ano man yung goals nyo. So, yun yung reason ko ba't ko gustong ituro, because my mission, or the Fuller Minds mission, is to give inspiration and motivation to every Filipino to achieve one's financial goal through stock investing using the Fuller Method's simplest and most practical approach. Pero meron akong palaging pinapaalala na learning is a continuous process, but learning without implementing or applying is like holding grains of sand because it will just slip away from your hands. So sana may naitulong ako sa pag-share ko sa video na ito. Don't forget to like, share, and subscribe, and attend the free webinar, and get the copy of the free ebook. Lahat ng links ng free webinar and free ebook i-share ko sa description ng video na ito para mas madali mong makuha ang free ebook at makapag-subscribe, makapag-register sa ating free webinar. Again, this is Cynthia Fuller. I'm the founder of the Fuller Mind. Salamat, and I'll see you in my next video. Ikaw ba isang empleyado, OFW or seafarer, busy professional, retirees, self-employed or entrepreneur, housewife, mom or dad na gustong magsimulang mag-invest sa Philippine stock market pero hindi mo alam kung paano? Good news! I'm inviting you to attend to my free online webinar training para matuto kang makapagsimulang mag-invest sa Philippine stock market. This webinar is absolutely free for you. Let me guide you first before you begin to invest in the Philippine stock market so that you can minimize the risk of investing. Ilalagay ko ang free registration link sa description ng video na ito. May isa pa akong bonus para sa'yo. Ibibigay ko din sa'yo ang aking free ebook copy na The Fuller Method, Learn to Grow Your Money Exponentially, para mas matuto kang magsimula mag-invest sa Philippine stock market. I-download mo na ang ebook na ito. Ilalagay ko ang link sa description ng video na ito. At basahin mo na yan bago tayo magsimula sa ating free online webinar training para mas handang-handa ka na para makapagsimula mag-invest sa Philippine stock market.